Manalangin tayo. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ang Panginoong Hesus ang tumanggap ng kahatulan at sumpa sa halip na kami. At hinugasan ng Panginoon ang aming kasalanan magpakailanman. At ginawa mo kaming hindi nasumpain at hatulan. At iniligtas mo kami ng walang bayad. Kaya't kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa biyayang ito. At ginawa mo kaming mga anak ng Diyos at binigyan kami ng mapagpalang pag-asa na kami ay makakapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Kung kami ay mamumuhay sa natitira naming pisikal na buhay na ipinahintulot mo, O Diyos, kailanman ay hindi mo kami iiwan gaya ng isang ulila, at ikaw ay palagi naming kasama at dinadala mo ang aming kahinaan at ginagabayan kami sa salita ng biyaya ng Panginoon palagi. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos. Sa sandaling ito, kami ng mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkatipo ng sama-sama upang pag-aralan ng salita ng Diyos sa harapan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin upang matuto. Dahil sa COVID-19 ay hindi kami magkatipo ng sama-sama. Pakiusap, samahan mo po ang mga kapatid na nakikinig ng salita ng Diyos sa kanilang bahay at sa bawat lugar. At pakiusap, samahan mo po ang bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng iyong biyaya at salita. At pakiusap, ipagkaloob mo po ang angkop na biyaya sa lahat ng aming mga churches sa Korea at sa ibang bansa at sa mga churches na may kahirapan sa ngayon. Pakiusap, ingatan mo po sila. At pakiusap, pagalingin mo po ang mga kapatid na may sakit. At pakiusap, hawakan mo po ang mga mahihina sa pamamagitan ng iyong salita at kapangyarihan upang walang sinuman ang umalis sa church. At pakiusap, matapos nawa ang pandemya ng COVID-19 ng mabilis upang kami ay magkatipo ng sama-sama ng malaya at matuto ng salita ng Diyos at maipangaral ang Ebanghelyo. Aming Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangang salita at nagtuturo sa amin ng paraan na dapat naming gawin, pakiusap, tulungan mo po kaming maintindihan ang salita ng Diyos na nais mong ipahayag sa amin at kung ano ang iyong dakilang biyaya at katotohanan. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan natin sa ating Biblia sa Galacia chapter 5. Galacia chapter 5. Verse 22 hanggang 24. Verse 22 hanggang 24. Galacia chapter 5 verse 22 hanggang 24. Basahin natin ang sabay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga natay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Hanggang dito po. Patuloy ko po na ipinapangaral ang patungkol sa bunga ng Espiritu Santo sa Galacia chapter 5 sa verse 22 hanggang 24. Iniligtas po tayo ng Diyos at binigyan niya tayo ng buhay ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. At ginawa niyang iisa ang mga naligtas na banal sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At siya ang Panginoon na hinayaan tayong pamunuan at gabayan ng Espiritu Santo sa Panginoon. At siya din ay kasama po natin. Ngayon, ang nais ng Diyos na gawin ng mga taong naligtas ay ang magkaroon ng bunga ng Espiritu Santo. Sinabi ng Diyos na siya ang tagapag-alaga ng ubasan na nagtanim ng puno ng ubas at tayo naman ang mga sanga. Katulad ng ganitong gawain,
Ang tagapag-alaga ng ubasan ay nais makakuha ng bunga. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay ng Diyos at ng Espiritu Santo ay nagnanais na hindi na tayo dapat mamuhay sa laman kailanman, kundi nagnanais na mapamunuan at pangunahan ng Espiritu Santo upang tayo ay magkaroon ng bunga ng Espiritu Santo bilang isang espiritual na bunga. Huwag nawa nating isipin na ito ay simpleng mabuting salita lang para sa atin. Nais po ng Diyos na tayo ay magkaroon ng bunga ng Espiritu Santo. Ang bawat Kristiyano ay dapat na mamunga ng lahat ng siyam na uri ng bunga ng Espiritu Santo. Sa salita ng Diyos, naroon ang kalooban ng Diyos para sa atin at gawain na ninanais niyang gawin. Subalit, kung babaliwalain natin ito, ibig sabihin ito na iniisip natin na ito ay walang kinalaman sa Diyos. Kahit na tayo ay naligtas, ang paglago sa pananampalataya ay hindi paganap at tayo ay nasa kahinaan pa. Kaya nga, bagaman hindi tayo makapamuhay bilang isang normal at matured na Kristiyano ngayon, dapat nating gawin ang lahat ng makakaya natin upang maabot ito. Naipaliwanag ko na po kung ano ang pagiging puno ng Espiritu Santo noong nakaraan at natutunan natin na kung tayo ay puno ng Espiritu Santo, sa huli ay maaari tayong mamunga ng bunga ng Espiritu Santo. Sa Galatia 5:16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kung tayo ay lalakad sa Espiritu at hindi natin susundin ang pagnanasa ng laman, ibig sabihin tayo ay pamumunuan hindi ng laman kundi ng Espiritu Santo upang tayo ay mamuhay na nagbubunga ng bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga, sinusuri, binabasa, at sinasaulo natin ang bunga ng Espiritu Santo tuwing Linggo. Tama po, kung babasahin natin ito ng paulit-ulit, masasaulo natin ito kaagad. At dapat natin itong pagbulayan palagi at dapat nating pag-isipan kung anong uri na ng bunga ang mayroon na ako ngayon doon sa bunga ng Espiritu Santo. Dapat nating isipin kung ang bunga ba na ito ay nahihinog ng maayos. Kailangan nating suriin at obserbahan ang sarili natin. Ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa pampitong bunga, ang katapatan. Ito yung katapatan mula sa siyam na uri ng bunga. Ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ang pampito ay, na bunga ay katapatan. Ang bawat bunga ay napaka-importante. Kaya ako ay medyo nag-aalala kung may papaliwanag ko ba ito ng mabuti sa inyo. Ang kahulugan ng katapatan ay ang Kristiyano ay namumuhay na umaasa sa salita at kapangyarihan ng Diyos nang may pagsunod. Sa panahon ngayon, maaari tayong mamunga ng bunga ng katapatan. Sa English, ito ay tinatawag na faithfulness. Malalaman natin na yung faithfulness, ito ay nakatuon sa salitang faith o pananampalataya. Anuman ang ating ginagawa sa pamamagitan ng pananampalataya ay katapatan. Kaya ang pananampalataya at katapatan konektado. Kung ang ligtas na Kristiyano naligtas sa pamamagitan ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos na pinapatnubayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng pangako ng Diyos at ng Espiritu, at kung sila ay susunod ng may mabuting pag-iisip, ito ay katapatan. Namumuhay sa pananampalataya sa 2 Timoteo 1:12. At dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito,
Gayunman hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. At ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Sinabi niya na noong siya ang pangunahin sa mga makasalanan, siya ay naligtas. At siya ay tinawag na apostol sa pamamagitan ng Panginoon at sumampalataya siya na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanya. At sinabi niya na tanging sa Diyos lamang siya nagtitiwala. Ibig sabihin nito na isinuko ni Pablo ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi niya, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Ang nalalabing buhay ni Pablo ay nagmula sa buhay na may pananampalataya at may katiyakan. Ito ang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pamumuhay natin sa pamamagitan ng pagsunod na may mabuting kaisipan. Ito ang katapatan. Kung titingnan natin sa 2 Korinto 5, talatang 7, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Sinabi ng Diyos kung ano ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At tayo ay nabubuhay sa nalalabi nating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalatayang nagliligtas hanggang sa pananampalatayang may pagsunod. Ang pananampalataya at pagsunod ay magkaugnay na hindi maaaring paghiwalayin. Kung ang pananampalataya ay ang katawan, ang pagsunod ay gaya ng isang anino. Ang katawan ay nakikita, subalit ang anino ay malabo. Gayunpaman, ang ating pananampalataya ay hindi nakikita at ang katawan ay dapat na mahayag. Kaya, ang ating Christian life ay sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Hindi tayo namumuhay sa kung ano ang realidad, sa material at sa pisikal. Ang mga bagay na nakikita o nararamdaman ng mga makasanlibutang tao ay ang mga bagay na pisikal, material o makasanlibutang bagay. Sila ay lubos na nahihibang sa mga ito at nabubuhay para lamang dito. Subalit tayo ay hindi gayon. Bagaman nabubuhay tayo sa nakikitang mundo, tayo ay sumusunod sa kaharian ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos na hindi nakikita at tayo rin ay nabubuhay na kasama ang Diyos sa kontrol ng Espiritu Santo. Ang pangako ng Diyos ay ang walang hanggang pag-asa na ibinigay niya sa atin. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasam, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang ating pag-asa ay hindi malabo. Ito ay tunay. Hindi walang kabuluhan na tayo ay pupunta sa langit. Ang realidad na inaasahan ay tunay na totoo at makapagbibigay tayo ng ebidensya na higit kaysa pagtingin sa mga hindi nakikitang katunayan. Anong halaga ng pagsampalataya sa bagay na inyong nakikita? Sinabi ni Jesus kay Tomas, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Mayroong napakaraming ebidensya upang manampalataya kahit na hindi natin nakikita. Sa pamamagitan ng salita, kasaysayan at mga makasaysayang pangyayari sa mga Israelita, nakikita natin kung sino ang Diyos at ano ang pangako ng Diyos. Yamang ipinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari na ang pangako ng Diyos ay naisa sa katuparan at hindi nabibigo, sumasampalataya tayo sa hindi nakikita sa pamamagitan ng mga katunayan. Kaya kumikilos tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Kung mamumuhay kayo ayon sa inyong nakikita, kayo ay lumalakad na salungat sa pananampalataya. Ang mga tao ay nabubuhay lamang sa pagiging bihag ng kung ano ang kanilang nakikita. Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Lahat ng ating nakikita ay maglalaho sa isang saglit. Maging ang langit at lupa na ating nakikita ay lilipas at magkakaroon ng bagong lupa. Sila ay malulumang gaya ng kasuotan. Sinabi ng Diyos na ang mga ito ay maglalaho.
Ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Mga bagay na walang hanggan ay hindi po nakikita. Ang banal, tayo ay namumuhay ayon sa pangako ng Diyos patungo sa walang hanggang mundo. Ito ang buhay pananampalataya. Ganito po yun. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, maaari kayong mamuhay ayon sa pangako ng Diyos at sa pagkontrol ng Espiritu Santo. At kayo ay mamumuhay ng isang buhay na may pagsunod at pananampalataya na may buong puso. Kaya sa madaling salita, ito ay tinatawag din nating katapatan. Kaya kung titingnan po ninyo ang pananampalataya sa Chinese letter, mayroong pinagsamang letra na tumutukoy sa tao at salita. Ang pagtitiwala sa salita ng Diyos ay pananampalataya. Ang Chinese letter naman ng katapatan ay interesante rin. Ang kahulugan ng gitna at puso ay nasa letrang katapatan. Ang huling letra ay nakasulat sa letra na nakakabit sa salita at makamit. Ang buhay na may pananampalataya sa salita ng Diyos at ang makamit ang mga ito ay katapatan. Ang mga letra ay misteryosong nagpapahiwatig sa mga kahulugan po nito. Kaya nga, ang buhay na may pagsunod sa salita ng Diyos ay ang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang buhay na may ganap na pagsunod sa pananampalataya na ito, ito ay katapatan. Kaya ang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay ang buhay na namumuhay lamang ng lubos ayon sa kalooban ng Diyos ay katapatan. Sa mga awit 119-133, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ng kasamaan. Ang ibig sabihin ng gawin mong matatag ang mga hakbang ko ay ang paghiling sa Diyos na ayusin at ingatan ang bawat hakbang sa kalagitnaan ng kanyang salita. Sa English Bible po, ganito ang pagkakasulat. Direct my steps by your word. Gabayan mo ang mga hakbang ko sa pamamagitan ng iyong salita. At ang ibig sabihin nito ay gabayan mo ang aking mga hakbang patungo sa salita ng Panginoon. Ito ay makahulugan ng mga salita. Bawat hakbang natin ngayon ay ang buhay na sumusunod sa salita ng Biblia na hindi namumuhay na gaya ng makasanlibutang mga tao na sumusunod sa kanilang kalayawan, kundi paunti-unti ang ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. So mayroong talata na kagaya nito sa mga awit 119 verse 105. Tama po ba? Ang salita ng Diyos ay ilawan na nagbibigay liwanag sa landas mula sa mundong ito tungo sa kaharian ng Diyos. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Tayo ay sumusunod tungo sa sentro ng liwanag. At tayo ay patungo na sa langit. Kaya nga, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako. At huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ng kasamaan. Ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa atin kung tayo ay mamumuhay sa ilalim ng salita ng Panginoon, sapagkat tayo ay pinamumunuan ng Espiritu Santo. At kung titingnan po natin sa mga awit 17 verse 5, ang aking mga hakbang ay nanatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi nadulas. Ang aking mga hakbang ay nanatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi nadulas. Hindi tayo mabubuwal kung tayo ay nakatayong matatag sa Diyos. Ang ibig sabihin ng pagkadulas ay maaari kayong matumba sa putikan o di kayo mahulog kapag kayo ay pumasok sa maling daan. Ito ang ibig sabihin ng pagkadulas. Kaya sinasabi natin na tayo ay nadulas kapag mayroong maling nangyari. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay, hindi tayo madudulas kapag tayo ay namumuhay ng ayon sa salita ng Diyos step by step. Tingnan po natin sa aklat po ng mga awit, sa chapter 37, sa verse 31. Awit 37, verse 31. Verse 31 po. 37, verse 31. Ang kautusan ng kanyang Diyos ay nasa puso, sa puso niya itaglay, hindi nadudulas ang kanyang mga hakbang.
Ang kautusan ng Diyos sa puso niya'y taglay. Ang kautusan ay kumakatawan sa salita ng Diyos. Ang mga nagmamaneho ay dapat na sumunod sa batas trapiko. May mga karatula na nagsasabi kung saan ang daan. At ang mga driver ay napapahamak kapag binaliwala nila ang lahat ng mga iyon. Ibig sabihin ay mayroon din tayong mga karatula na siyang salita ng Diyos na nasa ating puso. Sa halip na itago lamang ito sa drawer, sa lamesa o sa inyong bag, dapat natin itong ingatan sa ating pong puso. Sa ating puso. Kaya habang nagbabasa tayo, nagsasaulo at nakikinig sa mga ito, ay pumapasok sa ating puso ang mga ito. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. Ito ang sinasabi ng Biblia, tama po ba? Ang salita ng Diyos ay nasa ating puso. Pagkatapos, hindi nadudulas ang kanyang mga hakbang. Opo, hindi tayo nadudulas o bumabagsak. Tayo ngayon ay hindi nahuhulog sa kasalanan. Tingnan din natin chapter 40 sa verse 8. 40 verse 8 ng mga awit. Basahin po natin ang sabay. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Mayroong malaking kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. May dakilang kapayapaan ng mga umiibig sa iyong kautusan. Mayroong kagalakan. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ang taong nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay iniingatan ang mga salita ng Diyos sa loob ng kanyang puso. Gayun din, ang mamuhay ayon sa kanyang mga salita ay ang pagiging tapat. Ang ibig sabihin ng katapatan ay hindi pagsusumikap lamang ng walang anumang batayan, kundi ang mamuhay ng naaayon sa mga salita ng Diyos. Ang pagiging tapat sa Biblia ay ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos ng buong puso at lakas. Kung ating maunawaan at sampalatayanan ng salita ng Diyos, dapat tayong sumunod ng buong puso sa Kanyang mga salita. Dapat tayong gumawa ayon sa Kanyang kalooban. Ito ang kahulugan ng katapatan. Ito ay isa sa bunga ng Espiritu Santo. Si Jesus din ay naging tapat at pinatunayan ito ng Biblia. Si Jesus ang tagapagligtas na nagligtas sa atin. At sa parehong pagkakataon, ang kanyang buong buhay ay nagpakita ng mabuting halimbawa para po sa ating lahat. Si Jesus na nagsabi sa atin na maging tapat. Si Jesus, siya mismo ay nauna na naging tapat. Sa Hebreo, tingnan po natin sa Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2 verse 17. Hebreo chapter 2 verse 17. Kaya't kailangan siya'y maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Ito'y tumutukoy kay Jesus. Si Jesus ay naging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay. Siya ay nagbihis ng laman. Siya ay pumarito sa mundo habang nakasuot ng katawang tao. Kaya siya ay naging kagaya ng kanyang mga kapatid upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Ang kahabagan ay kumakatawan sa pag-ibig ng Diyos. Ang tapat na pinakapunong pari naman ang siyang nagpakita ng pag-ibig ng Diyos. Ang pinakapunong pari ang nag-alay ng handog pangkasalanan at nananalangin para sa mga tao. Si Jesus ang pinakapunong pari para sa atin.
Ibinigay niya ang kanyang katawan bilang handog pang kasalanan. Kaya, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao, siya ay naging tapat, maging hanggang sa kamatayan upang iligtas tayo. Ito ang kahulugan ng katapatan, maging si Jesus po. Kung hinubaran niya ang kanyang sarili, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya napakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Siya ay sumunod maging hanggang sa kamatayan at iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagiging tapat. Gaano naging tapat si Jesus? Hindi lamang sa mga salita, kundi siya ay tapat sa tunay na buhay, maging hanggang sa kamatayan. Siya ay tapat hanggang sa kamatayan. Sa Hebreo chapter 3 verse 2, sabi dito, ay tapat sa nagtalaga sa kanya, gaya ni Moises na tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Ito ay si Jesus. Siya ay nagtalaga kay Jesus. Ang nagtalaga kay Jesus ay ang Diyos. Isinugo niya siya sa mundong ito at itinalaga siya upang maging Kristo. Kaya naman, siya ay tapat sa Amang Diyos na nagtalaga sa kanya, gaya ni Moises na tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Ang buong sambahayan ng Diyos ay tumutukoy sa bansang Israel. Natapos ni Moises ang lahat ng gawain upang gabayan ng maayos ang mga Israelita mula sa Ehipto patungo sa lupain ng Kanaan. Si Moises ay tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Ang Moises na ito ay ang anino ni Jesus. Si Moises ay anino ni Jesus. Gayun din sa verse 5, Hebreo 3 verse 5 hanggang verse 6, at si Moises ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos, gaya ng isang lingkod, bilang patotoo sa mga bagay na sasabihin. Subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. At tayo ang bahay na iyon kung ating iingat ang matibay hanggang sa katapusan ang ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Tinutukoy ni Moises si Jesus nang kanyang sabihin na may isang propetang kagaya niya ang isusugo sa inaharap. Bilang anino ni Jesus, siya ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos gaya ng isang lingkod bilang patotoo sa mga bagay na sasabihin. Talagang pinaglingkuran ni Moises ang sambahayan ng Diyos gaya ng isang lingkod. Si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. Ang pagiging tapat ng lingkod ay magkaiba sa pagiging tapat na anak. Ang Hebreo ay naisulat para sa mga Hudyo na sumasampalataya kay Jesus. Ngunit hindi lubusang naunawaan na si Jesus ang siyang Mesiyas. Kaya nakasulat sa Hebreo sa chapter 1 na ang katayuan ni Jesus ay higit na mataas kaysa sa mga anghel. Dahil iniisip ng mga Israelita na yung mga anghel ang mga pinakamataas na katayuan at dahil ginagalang nila ang mga anghel. Nakasulat din doon na ang mga anghel ay mga espiritual na lingkod. Si Jesus ang anak ng Diyos. Siya ay namatay at muling nabuhay, kaya siya ay naging panganay na anak. Ang lahat ng mga anghel ay sinugo upang maglingkod sa mga taong ligtas. Ito ang nilalaman ng Hebreo chapter 1. At pagkatapos sa Hebreo chapter 2 naman, nakasulat na ang kaluwalhatian ni Jesus ay mas dakila kaysa mga anghel. Siya ay pumarito sa mundo, siya ay namuhay sa katawang tao sa loob ng 33 taon at nagkaroon ng mas mababang katayuan kaysa mga anghel ng sandaling panahon. Ngunit pagkatapos niyang mamatay at muling mabuhay, ang kanyang katayuan ay naging mas mataas kaysa mga anghel. Ito ay naisulat para sa mga Israelita na nagyasabi na ang katayuan ni Jesus ay mas mataas kaysa mga anghel at nagyasabi na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ang mga anghel ay hindi maaaring maging mga anak ng Diyos sa anumang paraan. Hindi po ba? Si Jesus ay higit na maluwalhati kaysa mga anghel. Ang mga Israelita ay pinaglingkuran ang mga pari, ang pinakapunong pari, ngunit si Jesus ang tunay na pinakapunong pari sa kanila. Si Moises na inakalang pinakadakila ay isang lingkod lamang sa sambahayan ng Diyos, ngunit si Jesus ang isang anak pala sa sambahayan ng Diyos. Ito ay patuloy na naisulat. Si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. At sino ang bahay?
At tayo ang bahay na iyon kung ating iingat ang matibay hanggang sa katapusan ng ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At habang may pag-asa, kapag tayo ay nabubuhay sa mga salita ng Diyos, tayo ang bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos ay ang church. Kaya sa 1 Timoteo, mayroong talata na nagsasabing na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay tapat hanggang sa kamatayan para sa atin bilang isang pinakapunong pari at naging tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. Tayo rin ay mga anak sa bahay ng Diyos. Kailangan nating maging tapat bilang mga anak. Tayo ay hindi mga lingkod. Ang pagiging tapat bilang lingkod at ang pagiging tapat bilang anak ay magkaiba. Ang anak ay tapat kapag kanyang natanggap ang pag-ibig ng kanyang ama at masayang naglilingkod ng may paggalang sa ama at may pusong nagkukusa. Kaya naman tayo na mga anak sa bahay ng Diyos ay kailangang maging tapat kagaya ni Jesus. Ang pagiging tapat ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Mamuhay ng ayon sa pananampalataya. Mamuhay ng ayon sa pananampalataya ng buong puso. Ito ay pagiging tapat bilang anak sa bahay ng Diyos. Mayroong napakaraming bagay na dapat gawin kung mayroong maraming miyembro ng pamilya. Dapat na walang tamad na miyembro sa pamilya. Mayroong gawain na dapat gawin ng ama. Gayun din ang ina, maging ang kuya at ang bunso. Bawat miyembro ng pamilya ay mayroong gampanin. Maging ito man ay malaki o maliit. Kaya ano po ang ating gagawin? Hindi ba't ang paggawa ng kailangan nating gawin ng may buong puso ay ang pagiging tapat? Hindi po ba? Ang buhay na mula sa sentro ng puso. Gayun din sa Apokalipsis 3, talatang 14, mayroong paglalarawan kay Jesus. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amin, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Ito ay paglalarawan kay Jesus. Sinasabi natin ang amin kapag tayo ay nananalangin ng magkakasama at kapag tayo ay nananalangin ng mag-isa sa huling bahagi ng panalangin. Ano po ba ang amin? Ito ay upang matupad bilang salita ayon sa kalooban ng Diyos bilang aking panalangin. Ang isang tao nananalangin bilang kinatawan at ang iba naman ay nagsasabi ng amin ng may kasipagan na nagdanais na kanyang isa sa katuparan ang ayon sa nilalaman ng ating panalangin. Si Jesus ang katotohanan at ang amin ang siyang tumutupad sa lahat ng kalooban ng Diyos. Ibig sabihin ng amin ay saksing tapat at totoo. Si Jesus ay talagang saksing tapat at totoo. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Si Jesus ay saksing totoo. Ang mga propeta naman, sila ay gumagawang may kabulaanan. At ito ay kasinungalingan na magsalita ng mga bagay na hindi salita ng Diyos. Kahit na ang isang tao ay magsalita ng sikat at kahanga-hangang mga salita, pilosopikal, moral, literal, at ano pa mang uri ng mga salita, kung ang kanyang mga salita ay magkaiba sa salita ng Diyos, ito ay hindi katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Ang saksing totoo. Si Jesus ay hindi lamang nagturo ng mga salita. Bilang saksing tapat at totoo, isinagawa rin niya ito ayon sa salita ng Diyos. Na ang mga ito ay sinabi ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Sa mga salitang ito, gaano po pinapakita ang katayuan at pagkatao ni Jesus? Kaya dito sinabi na si Jesus ay saksing tapat at totoo. Tayo rin ay mga taong tinutupad ang kalooban ng Diyos. At dapat ding maging saksing tapat at totoo, ito ay napakahalagang bagay. Ano ang kaligtasan na ating natamo? Kung sinasaalang-alang po ninyo ito ng bahagya lamang, mabubuhay kayo ng bahagya lamang din. Siya nga pala. Tayo ay mga anak ng Diyos.
mga naligtas at tumanggap ng biyaya. Ngunit hindi natin ito isinasaalang-alang ng mahalaga. Ito'y pagwawalang bahala sa dakilang biyaya ng Diyos. Ito'y pagwawalang bahala sa dakilang biyaya ng Diyos. Hindi po ba? Hindi po ba? Kung ang kaligtasan ay talagang dakila, mahalaga, at talagang iniibig natin ang Diyos at iginagalang siya, dapat tayong mabuhay bilang mga taong tapat sa harapan ng Diyos. Dapat nating sampalatayanan ang salita ng Diyos, mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, paglingkuran siya ng ating buong puso at maging tapat. Hindi po ba? Dapat tayong maging saksing tapat. Ang lahat ng ating pamumuhay at pag-uugali sa mundong ito ay ang buhay na inihahayag ang Diyos. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay upang magpatotoo sa Diyos at ang lahat ng mga bagay na nagpapatotoo sa mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay ay ang buhay ng isang saksi. Tayo ay mga tapat na saksi at hinahanap ng Diyos ang mga taong tapat. Kung ang taong ligtas ay tapat, mabuti po iyon. Ngunit kung sila ay mga hindi tapat, gaano madidismaya at malulungkot ang Diyos? Hinahanap niya ang mga taong tapat. Kaya nga sa mga awit 101 verse 6, ang mga mata ko'y ititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatirang kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan ay maglilingkod sa akin. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatingin sa bawat dako at hinahanap ang mga taong tapat sa mundo. Nasaan ang mga taong tapat? Ang mga mata ko'y ititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatirang kasama ko. Kung matagpuan ng Panginoon ang taong tapat, tinatawag niya siya upang siya'y maging isang manggagawa ng Diyos. Ang makilala ang isang taong tapat ay ang makakuha ng kapangyarihan ng higit kaysa maraming kawal at maraming kabayo, hindi po ba? Sa panahon natin ngayon, kung titingnan natin ang mga politiko bago ang eleksyon ng pagkapangulo, may isang tao na nagsasabi na ako ang nararapat bilang presidente. Ngayon po yan sa panahon ng pagkapangulo, na eleksyon ng pagkapresidente. Ako ang nararapat bilang presidente. At may mga taong nagsusumikap kasama ang ilang organisadong mga tauhan upang maitatag bilang president. Kaya naman ang lahat ng tao ay naghihintay. Sino kaya ang magiging presidente? Ano ba ang presidente? Hindi siya ang namumuno, kundi siya ang nangangalaga ng mabuti sa mga tao. Nagbibigay siya ng kapayapaan at naglilingkod sa mga tao na makapagbibigay ng seguridad sa buhay at pagmamay-ari. Ganito ang presidente. Siya ba ang taong namumuno? Isang tagapagtaguyod? Isang diktador? Hindi. Nasaan siya? Ang mga mata ng lahat ng tao ay nanonood. Meron bang taong tulad niya? Sila po ay hindi sigurado. Talagang hindi sila sigurado. At nakakalungkot na bagay ito. Hinahanap ng Diyos ang mga taong tapat. Kung kanyang matagpuan siya, upang sila'y makatirang kasama ko, siya na lumalakad sa sakdal na daan ay maglilingkod sa akin. Siya ay maglilingkod sa Diyos. Sinasabi na gagawa ng gawaing paglilingkod sa Diyos. Kaya hinahanap ng Diyos ang tapat na taong ito. Sa mga Kawikaan 22 verse 29, nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Ang taong mahusay sa kanyang gawain ay taong masipag sa kanyang gawain. Kahit na siya ay nagtatrabaho sa kumpanya, may maliit na negosyo, o nagtatrabaho ng kahit na anong trabaho, ang taong tapat sa kanyang gawain ay napaka-importante, kahit na malaki o maliit ang na-negosyo. Ang taong tapat sa kanyang trabaho ay tatayo sa harap ng hari. Hindi siya tatayo sa harap ng taong hamak. Ang isang chairman ng isang malaking kumpanya ay ganito ang mga hinahanap. Siya lang ba ang mag-isang nagpapatakbo ng kumpanya?
Mayroong chairman, may president, may executive director, may general manager ng kumpanya. Kung siya ay kukuha ng mga staff na maayos na magtatrabaho sa bawat team, ang negosyo ay uunlad. Tama po ba? Kung siya'y mag-hire ng mga maling tao sa kabaliktaran, babagsak po ang negosyong ito kung siya ay mag-hire ng mga maling tao. Ang humanap ng taong tapat ay talagang mahalagang gawain. Sa Amerika po, merong isang sister ang tinanggap sa isang shopping mall bilang seller. Makalipas ang ilang sandali, ay naging manager siya. Alam niyo po ba kung bakit? Nakita ng may-ari ang kanyang mga gawa. Nagtrabaho siya, hindi lamang sa kanyang trabaho, kundi pati na rin sa iba. Ang mga tao, nagtatrabaho lamang ayon sa instruction. So, mabuti po yan. Kahit na walang instruction, ang ilang mga tao ay naghahanap at gumagawa ng may kasipagan sa mga gawain. Kaya talagang pinupuri siya. Sa shopping mall na iyon ay may dumura ng gum sa sahig at inaapakan ito ng mga taong dumaraan. Hindi po ito maganda. Kahit na may taong maglilinis niyon, yung sister ay nililinis iyon kahit na hindi niya yung trabaho. Nang makita siya ng may-ari, naisip ng may-ari na siya ay tapat. Kaya ipinagkatiwala niya ang mahalagang tungkulin dahil nililinis ng sister yung higit sa kanyang trabaho. Nang makita siya ng may-ari, ay naisip niyang tapat siya. Kaya ipinagkatiwala niya ang mahalagang tungkulin. Lubos na ipinagkatiwala sa kanya ng may-ari. Ipinagkatiwala niya ang pananalapi sa kanya at pinagkatiwalaan siya. Naniniwala siyang maaasahang babae ito. Ang hari ay naghahanap ng tapat na tao. Ang hari ay naghahanap ng tapat na tao, maaari siyang maging maharlikang tao. Inaalagaan ng hari ang taong tapat. Mapalad ang hari na may taong tapat. Paano mamumuno ang isang hari sa kanyang sarili? Kung walang taong tapat, kundi taksil na tao lamang, kung gayon ay mabibigo ang kanyang bansa. Kapag ang hari ay humatol ng mali at inutusan ng taong tapat na ito na sabihin sa hari, "Hari, mali po ang hatol ninyo." Kahit na siya'y pugutan ng ulo at namatay, dapat pa rin niyang sabihin sa hari kung siya'y talagang tapat. Kung ang lingkod ay tumitingin lamang sa mga bagay na gusto ng hari at nagsisikap makakuha ng mataas na posisyon, siya ay taong taksil, siya ay hindi tapat na tao. Sinasabi ng Biblia na hinahanap ng Diyos ang taong tapat. Dapat nating gawin ang ating gawain ng tapat sa ating pinagtatrabahuan bago ang ating gawain ang ministry ng Diyos. Pumili na ba ang Diyos ng isang taong tamad para sa kanyang manggagawa? Hindi po. Nang pumili ang Diyos ng manggagawa, ang napili niya ay nag-aararo ng bukid o nanguhuli ng isda at palaging ginagawa ang kanyang trabaho ng masigasig. Ang Diyos ay hindi gumagamit ng mga taong tamad at mga taong ayaw magtrabaho. Marahil kahit ang Diablo ay hindi gagamitin ang gayong uri ng tao. Ipinagkatiwala ng Diyos ang gawain sa mga tapat. Ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain sa pamamagitan ng mga taong tapat. Kaya sa mga gawa, 13 verse 22, sinabi ng Diyos, nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, "Natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugda ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko." Ang unang haring si Saul, ang mga gawa niya ay maganda sa pasimula, subalit naging mapagmataas si Saul. Sinuway niya ang Diyos at itinaas ang kanyang sarili. Hindi na siya ginagabayan ng Espiritu Santo. Sa halip, siya'y naging nasa ilalim ng Espiritu ng Diablo.
Kaya ginawang hari ng Diyos si David. Pagkatapos ay tinangkang patayin ni Saul si David. Natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugda ng aking puso, naggagawa ng buong kalooban ko. Bagaman nagkasala si David, lubos siyang nagsisi at nakabalik. Si David ay isang taong dakila. Sinikap niyang sumunod at maging tapat sa Diyos hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Naghahanap pa rin ang Diyos ng mga taong tapat. Isang lalaking ayon sa aking sariling puso. Natagpuan ng Diyos si David na nag-aalaga ng mga tupa at ginawa siyang hari sa Israel. At mahalagang ginamit ng Diyos si David upang maisakatuparan ang gawain ng Diyos. Isang lalaking ayon sa aking sariling puso. Natagpuan ng Diyos si David bilang isang nag-aalaga ng mga tupa at ginawa siyang hari sa Israel. Sa Awit 51 verse 12, nananalangin si David na may pusong nagsisisi. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kapag ang isang taong naligtas ay nakagawa ng kasalanan, ang kaligtasan ay hindi mawawala. Subalit ang kagalakan ng kaligtasan ay nawawala. Kapag nawala ang kagalakan ng kaligtasan, siya ay mamumuhay ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Kapag mayroong pasasalamat at kagalakan ng kaligtasan, siya ay makakapamuhay ayon sa Espiritu Santo. Kaya si David ay nanalangin ng ganito, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kung magkagayo, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Espiritong nagnanais ay tapat na pag-iisip. Ang kagalakan ng pagliligtas, pusong nagpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa akin. Ibigin at paglingkuran ng Panginoon at ang mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ay ang pusong may katapatan. Mayroon ba kayong sinsero at tapat na puso sa Diyos? Siya ay nagalak sandali pagkatapos maligtas, subalit sa paglipas ng panahon, ang kagalakan ng kaligtasan ay nawawala. Ang pasasalamat ay naglalaho. Kaya kahit saan sinisikap niyang hanapin ang kagalakan. Naiingit siya sa magagandang bahay, magandang sasakyan, magandang damit at pagkain, at masayang paglalakbay. At iniisip niya na bakit ba ako ay hamak? Ano po? Para sa mga hindi ligtas, ang ganitong buhay na ang lahat sa kanila. Ang kanilang mga araw sa kaginawaan ay ginugugol, at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Kayo ba ay naiinggit sa ganitong mga bagay? Nagbibigay ang Diyos ng pansamantalang mga pagdurusa, ito'y upang maibigay sa atin ang walang hanggang kaluwalhatian. Dapat tayong tumingin sa taas. Ang Panginoon ay humihingi ng katapatan mula sa atin. Namatay ako sa krus para iligtas ka at pinatawad kita sa iyong mga kasalanan magpakailanman. At ginawa kitang anak ng Diyos at binigyan ka ng walang hanggang pag-asa sa langit. Ano ang gagawin mo para sa akin? Paano niyo po sasagutin ito? Hinihingi niya ang katapatan mula sa atin. Sa 1 Timoteo 1 verse 12, sinabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin sapagat ako itinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Iniligtas ng Diyos si Pablo na sumalungat sa Diyos at ginawa siyang Pablo.
Dakila ang ibig sabihin ng Saulo. Ito ay pagmamalaki. Ang Pablo naman ay maliit o hamak. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Wala na pong hihigit pang apostol kay Pablo sa panahon ng Bagong Tipan, sapagat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Si Pablo po ay talagang lubos na mapagpakumbaba. Mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ako ang pinakahamak sa mga apostol, hindi ako karapat-dapat tawaging apostol. Hanggang sa huli, ay palagi niya itong naaalala. May mga taong nagpapanggap na mapagpakumbaba sa simula, subalit pagtagal, siya'y nagiging arugante. Iniligtas ba siya ng Diyos sa ganoong paraan? Gaano nagpakababa ang Panginoon? Hinugasan niya ang maruming paa ng mga alagad. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Kung hindi natin ibababa ang ating mga sarili, itataas natin ang ating mga sarili. Itataas natin ang ating mga sarili ng higit sa Panginoon. Kaya nga sa 1 Corinto 4 verse 2, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila'y matagpo ang tapat. Ang gawain ng Diyos ay ginagawa ng mga pastors, evangelists, elders, mga deacons, at sila ng mga binigyan ng gawain. Ako ay pangkaraniwang tao lang, kaya hindi ko yan ginagawa. Wala ba talaga kayong magagawa? Wala ba talaga kayong magagawa? Ang deacon ay nangangahulugang isang taong gumagawa. Ang obispo ay isang taong nangangasiwa. Ang gawain ng obispo ay hindi namamahala. Responsibilidad ng obispo na pangalagaan ng mga kapatid, aliwin ang mahihina at paalalahanan ang mga nagkakamali. Ang diakono ay masisipag na manggagawa sa church. Hindi sila umiiwas sa mga gawain. Paglilinis ng mga CR, sa pasilyo, sa kusina, pati sa parking, maintenance, at security. Kahit na wala silang ministeryo ng isang diakono, ang mga gumagawa ng mga bagay na ito na husto ay ang mga diakono ng church. Sila ay mga manggagawa sa paningin ng Diyos. Kaya kahit na ang isang kapatid ay bigyan ng katungkulan ng diakono, kung ginagawa naman nila ang mga gawaing ito, sila ay mga diakono sa church kahit na hindi sila nabigyan ng tungkulin. Sila ang mga manggagawa sa paningin ng Diyos. Gayunpaman, kahit na ang isang tao ay may hawak ng katungkulan ng diakono, kung hindi siya gumagawa, hindi talaga siya diakono. So parang nagbitiw na siya. Wala ba kayong magagawang anuman sa church? Kailangan ba magkaroon muna kayo ng posisyon bago kayo gumawa? Ang gawain ko ay, ang posisyon ay binigay sa akin ng Panginoon. Ang Panginoon po ay hinihingi sa atin ng katapatan mula sa maliliit na mga gawain. Hindi kayo pupurihin ng Diyos dahil naging tapat kayo sa malaking bagay. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Gaano man kalaki ang gawain ginagawa natin. Ito ay maliit sa paningin ng Diyos. Kaya hindi natin dapat baliwalain ang maliliit na bagay. Kung maliit yung mga ginagawa natin, ito ay malaki sa paningin ng Diyos. Kung kayo ay tapat sa maliit na bagay, kayo ay magiging tapat din sa malalaking bagay. Gayunpaman, hinihingi ng Panginoon ang ating katapatan. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila'y matagpo ang tapat. Kaya sa mga tinawag para maging evangelist, hinihingi ng Diyos ang katapatan bilang evangelist. Hanggang kailan po? Maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Hindi ito tungkol sa pagiging tapat hanggang sa hindi ka mamamatay. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Kung kayo'y mamamatay habang ginagawa ang tungkuling ipinagkatiwala sa atin,
Pinakamabuti po yan. Hooray! Kapag ang Olympic athlete ay umiscore ng huling goal, sumisigaw siya ng hooray. Nang magawa niya ang pinakamabuti sa laro, nang hindi nagkakamali kahit nahihirapan siya sa mga pagsasanay, madapaman siya at mamatay, ito ang pinakadakilang karangalan. Kaya maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Nang si Jesus ay namatay doon sa krus, sinabi niya, natupad na. Ano ang sinabi ni Pablo bago siya pugutan ng ulo habang nangangaral sa Roma ng 2 taon? Sa 2 Timoteo chapter 4, umawit siya ng awit ng pagtatagumpay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Tatayo na lang ba tayo sa harapan ng Panginoon pagkatapos na mamuhay ng nanlupaypay? Gaya sa kung paano tayo nabubuhay ngayon, anong anyo kaya tayo haharap sa Kanya? Iniligtas kita, subalit ano ang ginagawa mo para sa akin? Ano po ang isasagot ninyo kapag tinanong kayo ng Diyos ng ganito? Sinabi ng Panginoon, naging tapat ka sa kaunting bagay. Gayunpaman, ngayon hinihingi ng Panginoon ang katapatan mula sa atin. Walang sino man sa atin ang makapagsasabi na ang bawat isa sa atin ay walang magagawa para sa Panginoon. Maghanap kayo. Bakit hindi? Kung ano ang magagawa ko ay dapat kong gawin. Hindi ipinahihintulot ng Diyos na gawin ko ang hindi ko kaya. Sinabi ni Apostol Pablo, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Sa mga gawa, 20 verse 24, ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, ito ay ang magandang balita ng biyaya. Upang may pangaral ang ebanghelyo ng biyaya ni Jesus ay namatay sa krus upang iligtas tayo at upang matupad ang misyong makapangaral, hindi ko itinuturing ang aking pisikal na buhay na mahalaga sa aking sarili. Kaya kong magbigay ng kahit 100 pa. Nasalita lang ba sinabi ito? Gaano kahirap ang dinanas ni Pablo para ipalaganap ang ebanghelyo? Hindi siya makatulog, hindi siya makakain, nilalamig, nanginginig, hindi mabilang na pagkabugbog. Di mabilang na pagkabilanggo, ilang beses halos mamatay, pinagbabato, hanggang mamatay, at pagkatapos sa itaat, itinapon, ngunit bumangon at nangaral. Sa huli, siya'y dinala bilang isang bilanggo, nagpunta sa Roma upang mangaral sa loob ng 2 taon, at pagkatapos ay namatay bilang martir. Hindi ba siya tapat hanggang sa kamatayan? Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Dapat natin siyang tularan. Hindi tayo maaaring maging gaya ni Pedro at hindi rin tayo maaaring maging gaya ni Pablo. Subalit may ibang mga bagay pa tayong magagawa. Dapat nating sundin ang mga bakas ng paghihirap na iyon. Iyon ang katapatan. Nang buong puso ko, buong lakas ko, buong buhay ko, may mga bagay tayong dapat gawin ng buong puso. Ayon sa 2 Timoteo chapter 2 verse 2, sa mga salita na ibinigay ni Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Timoteo chapter 2 verse 2, sabi dito, ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Kaya kung ipagkatiwala mo ang mga ito sa taong tapat, ang taong ito ay makakapagturo rin naman sa iba. Maging ebanghelista man o anumang trabaho. Dahil ang taong ito'y tapat sa harap ng maraming tao. Magagawa nating muli ang gawain ng Panginoon. Kailangan natin na patuloy na maghanap ng mga taong tapat sa church. Tayo mismo ay dapat ding maging tapat. Kaya ayon po sa chapter 6 ng Isaias, narinig ni Isaias ang tinig ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa Isaiah 6 verse 8, sinong susuguin ko at sino ang hahayo para sa atin? At narinig at sinagot ni Isaias, narito ako, suguin mo ako. Sinabi ba niya na magsugo ka ng ibang tao? Sinabi niya, suguin mo ako.
Naghahanap ang Diyos ng mga tao para gawin ang kanyang gawain. Bagaman tayo'y nagkukulang, kung gusto nating ibigay ang ating sarili sa Panginoon upang gumawa ng tapat na gawain, ipagkakatiwala ng Diyos ang gawain na iyon sa atin. Kahit ano pa ang gawin ng iba, nanunumpa ako ng katapatan. Kahit ano pa ang gawin ng iba, nanunumpa ako ng katapatan. Ang paglingkuran siya ng may tunay na layunin, dakilang kapitan, yaong iyong layunin. Nanunumpa ako ng katapatan. Sa pamamagitan ng biyaya, ako'y lalaban. Ako'y isang kawal ni Jesus hanggang magwagi sa digmaan. So ito po ay isang awitin. Sa isang Korean hymn, sa page 387. Ang sabi sa koro, kahit ano pa ang gawin ng iba, ako'y isang kawal ni Jesus. Kahit ano pa ang gawin ng iba, nanunumpa ako ng katapatan. Nanunumpa ako ng katapatan sa pamamagitan ng biyaya. Ako ay lalaban. Ako'y isang kawal ni Jesus hanggang magwagi sa digmaan. Kung titingnan mo ang mga liriko ng himnong iyon, ito'y puno ng makahulugan at taimtim na panalangin ng isang tao na nakaunawa ng biyaya ng Diyos. Maaari bang awitin na lamang natin ang awiting ito nang hindi natin pinag-iisipan? Subukan natin pag-isipan ang bawat talata. Isa-isahin ang talata ng himno. Kung inaawit mo ito habang iniisip ang kahulugan, ang pag-awit ng isang himno ay dapat magmula sa ating mga puso. Ipagkatiwala mo sa akin ang iyong gawa, ang iyong mandirigma. Kapag ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon ang anumang bagay, magiging tapat ako hanggang kamatayan. Dapat ay magkaroon tayo ng ganitong kaisipan. Hinihiling ng Panginoon mula sa atin, sa military, ang mga sundalo ay gumagamit ng pagsaludo upang ipakita ang katapatan. Sa military, sa isang mas mataas na rango kaysa sa kanila, sumisigaw ang mga sundalo, salute, gamit ang kanilang kamay. Hindi lang sila dapat na magsabi ng salute sa pamamagitan ng salita at gumawa ng anumang bagay na hindi nila gawain. Kung ang commander-in-chief ng hukbo o ang supreme commander ay nagbigay ng utos, sabi niya, sugod, kasunod, kailangan ninyong sumugod sa kaaway kahit na mamatay kayo. Kung tumakas kayo, ay papatayin kayo sa digmaan. Ang mga tatakas ay binabaril. Ganun po yun. Kahit mamatay ka, kailangan mong sumugod. Iyon ang katapatan. Yung mga tapat na tao, mga tapat na makabayan, yung mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa bayan, dapat din nating malaman na maginhawa ang pamumuhay natin ngayon dahil sa mga ganitong uri ng tao. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng Jesus na isang tapat na saksi at tapat hanggang sa kamatayan bilang pinakapunong pari ng Diyos. At tayo nabubuhay sa biyayang iyon sa pamamagitan niya. Dapat rin tayong maging tapat sa harap ng Panginoon. Hinihiling niya ang katapatan. Hinahanap niya kung sino ang matapat. Mga tapat. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tapat na tao. Ngunit tila nahihirapan ng Diyos na makahanap ng mga tapat. Tingnan po natin sandali ang Tito chapter 2. Tito chapter 2. Sa verse 10. Di huwag mangungupit, kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Sa mga alipin, tayo yung mga lingkod ng Panginoon.
hindi ko maibigay ang iahandog ko sa Panginoon. Problema din po yun. Hayaang ang may mabuting katapatan lamang ang gumawa nito. Hindi tayo tapat sa sinuman, kundi sa Panginoon. Kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay magniningning kapag tayo'y tapat sa mabuting pananampalataya sa harap ng Panginoon. Niluluwalhati natin ang Diyos sa at nating sinasampalatayanan. Ang katotohanan ng Ebanghelyo na ating ipinangangaral ay magniningning bilang katotohanan sa mga tao. Kahit na matutunan natin ang salita ng Diyos, kung hindi natin ito isinasagawa, ang mahalagang katotohanan ay hindi magniningning dahil binabalot pa ito ng karumihan. Kaya niyo po ba iyon? Kung ako'y may makinang nahiyas na diamante, ipapagulong ko ba ito kung saan-saan? Ipapagulong ko ito kung saan-saan at ito'y magiging maputi, kung gayon, kikinang kaya ang diamante? Sino ang tatawag dito bilang isang hiyas? Kaya't magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay. Magpakita ng lubos na at tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga bagay, upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Gaya po nito ang nilalaman sa Mateo chapter 5 sa verse 16. Kaya magniningning ang aral ng Panginoon sa pamamagitan ng katapatan at tapat na buhay Kristiyano. Kung gagawin natin ito sa mali, maaari nating madungisan ang tagubili ng Panginoon at magiging isang hadlang. Kung tayo'y nagkakamali, sa ating buhay habang ipinangangaral ang Ebanghelyo, sinasabi ng mga hindi mananampalataya, magaling lang silang magsinungaling. Gaano kahusay ang mga manggagantso po sa mundo? Madaling, malinlang ang mga tao. Kung mag-i-invest ka dito, kikita ka ng maraming beses. Niloloko ka nila na parang yayaman ka agad. Gaano kahusay magsalita din po ang Diablo? Nagsasalita sila na parang mga anghel. Gayunpaman, wala silang ginagawa. Yan ang ginagawa ng Diablo. Waring lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Yan ay isang bulaang propeta. Dapat tayong maging tapat sa ating mga salita at ginagawa. Kailangan nating ipakita sa ating buhay ang mga salita na ating ipinangangaral at kung ano ang ating sinasampalatayanan. Yan ang katapatan sa mabubuting gawa. Saka lamang natin may papakita sa mundo kung gaano katotoo ang ating sinasampalatayanan. Tingnan natin sandali ang Lucas chapter 16, verse 10. Lucas chapter 16 sa verse 10. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. Huwag ninyo munang subukan na gumawa ng malalaking bagay. Kung tapat ka sa napakaliliit na bagay na kaya mong gawin, magiging tapat din naman ang taong iyon sa malalaking bagay. Sa paglaon, makakagawa din siya ng malalaking bagay. Ipagkakatiwala ng Panginoon sa taong iyon paunti-unti, mas mahalagang bagay, malalaking bagay. Ang taong tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. Ito'y di makatwiran na maging hindi tapat. Isang kasalanan ang kalikuan. Tama po ba? Sa Santiago, sa chapter 4, verse 17,
Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Alam ng mga tao na kailangan nilang gawin, ngunit hindi ginagawa. Kinasusuklaman nila ito dahil sa kanilang kakuriputan at tamad na pagkatao. Sa Lucas chapter 16 verse 11 hanggang 12, kung kayo ay hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo ay magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Ano ang pinakamaliit na bagay? Ang pinakamaliit na bagay dito ay ang kayamanan ng kalikuan o salapi. Bakit tinatawag itong kayamanan ng kalikuan sa Biblia? Dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat. Yamang siya ang nagbigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang ating buhay, siya ang lumikha sa atin at ang nagligtas sa atin. Lahat ng iyon, malaki o maliit. Wala akong anuman. Ngunit kung hindi ko ito magagamit ayon sa kalooban ng Diyos, yan ay kalikuan. Ang matuwid na hukom ay hahatol sa pamamagitan ng malino na pagtukoy sa mabuti at masama nang hindi tinitingnan ang itsura ng tao. Kung ang hukom ay nakatingin sa itsura ng mga tao, at kung may magbigay ng pera, gagawin niyang liko ang paglilitis at hindi siya magiging matuwid na hukom. Ano mang ipinagkatiwala sa atin ay mabuti kung ginagamit natin ito sa kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi, ang kayamanang iyon ay hindi matuwid. May karapatan ba akong gastusin ng pera sa gusto ko dahil kinita ko naman ito? Hindi po. Ngayong ako ay ligtas na, ang aking buhay at paghinga ay mula sa Diyos. Ang aking kabataan, ang aking kalusugan, aking pamilya, lahat ng bagay na mayroon ako ay sa Panginoon. At wala akong anuman sa aking sarili. Kaya, kayo ay hindi na sa inyong sarili. Kayo binili sa isang halaga. Gayun din ang katawan at kaluluwa. Kaya sinabi ng Biblia, kung tayo man ay kumakain o umiinom, o anuman ang ating ginagawa, ay dapat nating gawin lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang kayamanan ng kalikuan ay nangangahulugang kayamanan na hindi ginamit ayon sa kalooban ng Diyos. At ngayon ay dapat tayong maging tapat dito. Makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Ano ang pinakamakabuluhang paraan sa paggastos ng inyong kayamanan? Huwag po ninyong gamitin ang pera na kinita ninyo sa pagkatrabaho ng mabuti sa walang kabuluhan. Gamitin ninyo ito sa pinakamahalagang paraan upang makapagligtas ng kaluluwa ng mga tao. Si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang kabayaran ng ating mga kasalanan at iniligtas tayo. Nangyari ba ito ng kusa kapag ipinangangaral natin ang Ebanghelyo? Sa salita lamang ba ito? Upang may palaganap ng mabuti ang Ebanghelyo, dapat nating ilaan ang ating oras, mga material na bagay, ating kalayaan, kaligayahan, at kung kailangan maging ating buhay upang ang gawain ng kaligtasan ay mangyari. Maliban ang butil ng trigo'y mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa at walang bunga. Kapag ang butil ay namatay, nagbubunga ito ng marami at ang kamatayan ay ang pagsasakripisyo ng sarili. Kaya magagawa natin ngayon ay ang gamitin ng napakaliit na bagay na ito, ang kasangkapang ito ng mabuti. Simple lamang po ang paraan upang malaman natin ang pagpapahalaga ng isang buhay Kristiyano at kung ano ang layunin ng buhay nito. Bigyan niyo lamang siya ng isang bag ng pera at hayaan niyong gastusin kung saan niya gusto. Malalaman ninyo 100% kung sino siya. Kung lulustayin lamang niya ang pera, kakain ng masarap na pagkain, ginagawa lamang kung anong nais niya, kung gayon iyon ay layunin ng buhay niya. Ganoon po ang paraan sa lahat ng tao sa mundo. Ang perang ito ay hindi sa akin, ito ay sa Panginoon, paano ko ito gagamitin? Ang pinakamahalagang bagay sa panalangin, una, gamitin ito sa pagliligtas ng mga kaluluwa na mapapahamak. Dapat nating gastusin, suportahan ang pangangailangan ng mga missionary at dapat din tayong magbigay para sa world missions. Gaano kalaking halaga ang kinakailangan para sa missionary works upang maipalaganap ang Ebanghelyo? Pareho lamang po sa pangangaral natin dito sa Korea ngayon. Para sa overseas missions, kailangan nilang magtayo ng church building, magkaroon ng evangelist, magkaroon ng sasakyan upang makapunta kung saan nila gusto, magbigay ng paggastos at pag-aralin yung mga anak ng evangelist. Kaya tayo po'y dapat tumulong. Nasa 170 missionaries ang natutungo ngayon sa ibang bansa. At kung isasama pa ninyo ang kanilang pamilya, gaano karaming tao na po ang naroroon? Kaya mga kapatid, hindi po ninyo alam. Alam ba ninyo kung gaano kalaking kayamanan ang dapat isakripisyo at i-invest upang makapagpadala ng isang misyonaryo?
kung iisipin lang natin ang pera, hindi tayo makakagawa ng missionary works. Gayun man, dapat natin gawin ang ating makakaya. Una, gaano karaming lugar pa sa mundo ang naghihintay para sa ating ebanghelyo at sabik na naghihintay ng ating tulong. Hindi dapat tayo magpanggap na hindi natin ito nalalaman. Ang mga misyonaryo ay nagtungo sa mga lugar upang mamatay kasama ng ebanghelyo. Kasama ng ebanghelyo. Mayroon pong slogan kami mga pastor. Huwag tayong humanap ng mabuting lugar upang mabuhay, kundi humanap tayo ng lugar kung saan mamamatay tayo para sa kapakanan ng Panginoon at ng Ebanghelyo. Ang taong walang lakas ng loob ay hindi makakapunta doon. Hindi lamang po ito tungkol sa pagtuturo sa ibang bansa o pagtungo sa ibang bansa. Mahirap din po dito sa Korea. Kung wala kang ganoong puso, sinasabi ko sa kanila, huwag ka na lamang maging evangelist. Hindi po ito gaya ng ibang trabaho eh. Dapat tayong gumawa upang mamatay kasama ng Ebanghelyo para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Labis po ako ng papasalamat para sa napakaraming tapat na lingkod ng Panginoon. Kaya ang ating church ay naging ganito. Dapat kayong maging tapat na sa maliliit na bagay simula sa kayamanan. Kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Ang kayamanan ay tila malaking bagay, ngunit kung tapat kayo dito, magagawa ninyo ang mga gawain ng Diyos na siyang pinakatunay na bagay. Ang espiritual na gawain, ang gawain ng Diyos at ang gawain ng kaligtasan ay may sasakatuparan at ito ang tunay na kayamanan. Yung kuripot sa kayamanan ng kalikuan, yung makasarili at hindi tapat ay hindi karapat-dapat na gawin ang gawain ng Diyos. Sabi nila, ipangaral natin ang ebanghelyo, mag-evangelize tayo. Maraming tao ang dapat na maligtas. Dapat natin gawin ang world missions. Pero salita lang naman sila. Sino po ang makapagsasalita ng ganoon? Anong ginagawa mo dyan? Nakikibahagi ka ba talaga? Hanggang saan ka nakikibahagi? Higpitan ninyo ang inyong mga sinturon at huwag gumastos ng anuman para sa inyong sarili. Pumunta kayo sa ibang bansa. Makikita ninyo kung gaano kahirap ang buhay. Nabubuhay kasi tayo dito ng komportable. Hindi lamang po dapat nabubuhay ng komportable dito. Ang labis kong ipinagpapasalamat ay ang offerings na ginagawa ng brothers and sisters para sa world missions. Mayroon tayong 800 churches sa 78 na mga bansa. Yun ay ating overseas churches pa lamang. Sa katunayan po, mas marami pang churches kaysa rito. Ito ay sa pamamagitan ng sakripisyo ng brothers and sisters. Napakaraming tao po ang hindi mapatakbo ng maayos ang kanilang mga business at napakahirap ng buhay dahil sa pandemya ng COVID-19. Mahirap din po ang buhay para sa atin, ngunit mas mahirap po para sa kanila kaysa sa atin. Kaya para po sa kanila, maging ang kumain at mabuhay ay napakahirap gawin. Para dito, ginawa natin ang ating unang kampanya upang tulungan ang mga nangangailangan. Nakalikom tayo ng 2 billion Korean won, nasa 86 million pesos, at magagamit natin ito ng 5 beses ayon sa pangangailangan. Ngayon muli, nagpapasalamat ako ng labis na marinig na 2.6 billion Korean won o 112 million pesos ay inoffer sa ikalawang pagkakataon. Ginawa ito ng lahat ng may kusang loob. At ibig ko pong sabihin, kung gagamitin natin lahat ito, ano pa ang maihahandog ninyo? Para sa mga banal sa Macedonia, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako'y makapagpapatunay na sila'y kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Kaya upang tulungan ng mga banal, maraming salamat po. Pagkatapos may iba pa na nagsabing, hindi ba marami namang tao ang gagawa niyon kahit na hindi ko gawin? Oo, syempre mayroon. Kung ganun, ay hindi mo nagagawin? Anong sasabihin mo sa harapan ng Panginoon? Pinapanood ko lang kung ano yung ginagawa ng iba. Masabihin ba, good job? Ganun bang sasabihin mo? Manonood ka ba? Ganun ba tayo? Dapat ang maging pangunahin sa church ay tayo. Sa Lucas 16 verse 12, at kung hindi kayo maging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sariling pag-aari? Ano ang kayamanan ng iba? Lahat ng mayroon tayo dito sa lupa ay para sa iba. Kanino po? Sa Diyos. Subalit sinabi niya, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Kanino po? Tinatanong po ng Diyos sa Lucas chapter 12 verse 20. Dumating tayong walang dala at lahat ng bagay na mayroon tayo dito sa mundo ay ibinigay sa atin ng Diyos. Ipinagkatiwala sa atin. Para saan? Siyempre po, upang mabuhay at kumain. Mabuhay at kumain para gawin ang alin?
Kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalahati ng Diyos. Hindi po ibinigay ng Diyos sa atin ang mga bagay na iyon para lamang makakain ng maayos at mabuhay ng maayos. Pagdating sa pera, mayroong bahagi para gamitin mo, bahagi para sa ebanghelyo, bahagi para sa mga kapatiran, at dapat po ninyo itong ipamahagi ng maayos. Sa akin ito, akin yan, lahat akin, kaya may karapatan ka ba na gamitin ito sa gusto mo? Manalangin po kayo at tingnan ninyo kung masasabi pa ninyo ito. Kung tapat ka sa iba, maililipat mo at mahahawakan ng bilyon-bilyong dolyar kada araw sa bangko. Ngunit sa iyo ba ang perang iyon? Ang sa iyo lamang ay ang sahod na nakuha mo kada buwan. Ito yung sa iyo. Kung hindi kayo tapat sa iba, hindi nila kayo bibigyan ng inyong bahagi. Naghanda ang Diyos para sa atin ang ibang bagay na walang hanggan at maluwalhati. Ano man ang ginagawa natin ngayon ay napakadakila. At ibibigay sa atin ng Diyos ang walang hanggan at maluwalhating mga bagay. Sa Lucas 16 verse 12, kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Si Jesus ang pinakapunong kawal at tayo ang mga kawal ng at mababang uri ng kawal. Paano natin mabibigyang lugod ang punong kawal na kumuha sa atin bilang sundalo? Walang kawal ang naglilingkod na nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Kaya upang mabigyang lugod ang nagtala sa kanya bilang kawal, tayo rin. Katapatan with salute. Tunay na katapatan, hindi lamang sa salita. Dapat tayong mangako ng katapatan at maging tapat hanggang kamatayan. Hinihingi ng Diyos ang katapatan. At sinabi ng Biblia na ang mga tapat ay mapalad. Dapat maging tapat tayo. Sa Mateo chapter 22, sa verse 27, sinabi sa kanya ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ang mapagmahal na puso ay siyang tapat na puso. At dapat kayong maging tapat na may ganitong puso. Kapag gusto ninyo ang ginagawa ninyo, at kung ayaw ninyong gawin, ay kakaunti ang ginagawa ninyo, at ito ba ay katapatan? Ganoon po ba? Ang ganitong klase ba ng tao ay magiging tapat hanggang sa kamatayan? Ginagawa lamang kapag gusto? Gumagawa ng kaunti kapag hindi gusto? Sa mga awit, chapter 12, verse 1, kami ay tulungan mo sapagkat ang mga tapat ay naglaho na sa gitna ng mga anak ng mga tao. Ito ang madalamhating panalangin ni David nang makita niya na wala ng tapat sa lupa. Ang taong maka-Diyos ay naglaho at ang tapat ay naglaho na rin. Kaya ayon sa Kawikaan, chapter 20, verse 6, maraming tao ang naghahayag ng sariling katapatan. Ngunit sino makakatagpo ng taong tapat? Maraming tao ang naghahayag ng sariling katapatan. Nangangahulugan na tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili ng mabuti. Ipinagmamalaki nila ang bagay na nagawa nila ng maayos. Gayunman napakahirap talaga makatagpo ng taong tapat. Tama po ba? Yaong mga tapat sa liwanag ng salita ng Diyos, sa Kawikaan chapter 25, sa verse 13, tulad ng lamig ng niyebe sa panahon ng anian, ang tao ang tapat na sugo sa kanila na nagsugo sa kanya. Tulad ng lamig ng niyebe sa panahon ng anihan, ang tapat na sugo sa kanila na nagsugo sa kanya, sapagkat kanyang pinagiginhawa ang espiritu ng mga Panginoon niya. Ang tapat na sugo ay isang tao na isinugo sa isang layunin. Ang tapat na sugo sa panahon ng anihan. Sa panahon ng pag-iik ng mga trigo, sila ang mga pinakaabala. Kaya nga kapag sila ay nababalot ng alabok, ng alikabok at pinagpapawisan ng labis, sila ay gaya ng lamig ng niyebe. Wow! Nang sinulat ang kawikaan ito ay nagkaroon ng lamig ng niyebe o malamig na tubig. Sapagkat kanyang pinagiginhawa ang espiritu ng mga Panginoon niya. Sino ba ang nagsusugo sa atin? Ito ay ang Panginoon.
tayo ay mga sinugo sa sanlibutan, sa mga makasalanang nakatadhana na sa impyerno. Ay tinilagaan niya sa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At ipinagkatiwala sa atin ang Ebanghelyo ng pakikipagkasundo. Sinasabi ito ng detalyado sa 2 Korinto sa chapter 5 na tayo ay mga sugo na sinugo ni Kristo. Tama po? Bilang mga sinugo na nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon sa mundong ito, tayo ay dapat na maging tapat na mga sugo. Kung gayon ay magagawa nating mapaginhawa ang espiritu o puso ng ating Panginoon na nagligtas sa atin at nagsugo sa atin sa mundong ito at nagtiwala ng ministeryo nito. Huwag nawa nating palungkutin ang Panginoon. Paano po ito? Ayaw po ba ninyo? Dapat po natin itong gawin. Sa Filipos 2, talatang 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ipinapaunawa sa atin ang Espiritu Santo, ang biyaya ng Diyos, iniligtas tayo at kasabay nito ibinabago niya ang ating puso at ipinapakita sa atin ang kalugod-lugod na kalooban ng Diyos at binibigyan tayo ng pag-asa at kapangyarihan na kumilos ayon sa kalooban ng Diyos at tinutulungan niya tayo. Kung mayroon tayong puso para dito, kung kikilos tayo ayon sa kalugod-lugod na kalooban ng Diyos, ang Panginoon ay nakikita tayo at ang kanyang Espiritu ay magiginhawahan. Ang Panginoon ay tinitingnan ang puso natin sa sandaling ito. Ang taong tapat ay mayroong nakalaang gantimpala na naghihintay sa kanya. Sinabi po sa Kawikaan 28, talatang 20, ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala. At sa Mateo 24, talatang 45 hanggang 48, sinasabi na sa ikalawang pagdating ng Panginoon sa katapusan ng panahon, titipunin niya ang kanyang mga lingkod at sasabihin sa kanila, tapat at matalinong alipin. Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwaan ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang alipin na kung dumating ang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sino nga bang tapat? Mabuti at matalinong alipin? Sila na mga inaalagaan ng mga tao sa kanyang tahanan, sa mga brothers at sisters sa tahanan ng Diyos. Sinabi ni Jesus kay Pedro, sinabi na naroon ang mga anak ng Diyos, ang mga brothers at sisters. At ang spiritual na pagkain ay dapat ibigay sa kanila at maging ang pagkain para sa laman ay dapat na ipakain sa kanila. Kaya sinabi niya sa Juan 21, pakainin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa. Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwaan ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Hindi natin nalalaman kung kailan darating ang Panginoon. Sinasabi na sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya maaari ba tayong mamuhay na walang pakialam at magiging masipag lamang bago dumating ang Panginoon? Ay huwag po! Sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. At sinasabi ko sa inyo, ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Anumang oras ang Panginoon ay maaaring dumating. Kung tayo ay gumagawang may kasipagan, pagkatapos, ang Panginoon ay magsasabing, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa at magbibigay siya ng di masukat na gantimpala. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Kaya sa sandaling iyon, makikita natin kung ano ang ibibigay niya sa atin. O kaya naman, maaari tayong tumanggap ng pagsaway, ikaw na masama at tamad na alipin. Kaya nga dapat tayong maging tapat hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ayon sa salitang ito sa Apokalipsis 2 verse 10, siya na nagsabi na dapat tayong maging tapat hanggang kamatayan ay ang Panginoon na siyang darating at magbibigay sa mga taong tapat ng walang hanggang korona, ang korona ng buhay at korona ng katwiran. Sinabi ni Apostol Pablo ng may katiyakan, kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Kaya nga, dapat din tayong magsikap na makapamuhay ng tapat na manggagawa. Sa Apokalipsis 12:11,
at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang kamatayan. Para sa mga taong ito, ang Panginoon ay magbibigay ng dakilang kaluwalhatian pagdating niya. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. At tayo ay namumuhay sa huling panahon at tayo ay iniligtas sa katapusan ng panahon ay ang pinakamahalagang bagay at mga magagawa natin ang gawain ng Panginoon sa katapusan ng panahon. Nangangahulugan na binigyan niya tayo ng malaking pagkakataon. Bakit po? Upang bigyan tayo ng dakilang kaluwalhatian, walang hanggang kaluwalhatian. Kaya maging masipag nawa tayo at maging tapat. Kaya nga dapat tayong magsikap na magkaroon ng bunga ng Espiritu. At sa malapit na hinaharap sa harapan ng Panginoon sa kanyang pagdating, umaasa ako na tayong lahat ay makatanggap ng papuri, kaluwalhatian bilang mga taong tapat. Hanggang dito na po muna ngayon, manalangin na tayo. Mahabagin naming Amang Diyos sa langit, nagpapasalamat po kami sa pagliligtas mo po sa amin sa katapusan ng panahon at sa pagtulong mo sa amin na maglingkod sa iyo, mangaral ng Ebanghelyo, maglingkod sa church, at maging tapat sa gawain mo sa iyong katawan sa church. Ayon sa kapangyarihan mo, Panginoon na kumikilos sa amin, nais po naming maging tapat sa maliliit na bagay, sa banal na gawain na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. At huwag kaming maging masama at tamad na alipin. Alipin na mga walang kabuluhan ng mundong ito. Sa pagdating mo, Panginoon, alalahanin mo po kami at gabayan sa pamamagitan ng iyong biyaya at sa salita upang kaming lahat ay maging mga tapat na lingkod mo, Panginoon. At upang kami ay maging tapat at matalinong lingkod sa harap mo at upang kami ay maging mga taong hindi nahihiyang makibahagi sa iyong kaluwalhatian. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.